Alright, so ang dami-raming dumadaan sa wall ko, especially sa mga group page na mga nag-o-offer ng watch hour, subscriber, likes, etc. sa mga social medias platform. So, kagaya nito. Ayan. So, napakaraming mga nag-o-offer ng mga or binibentang mga watch hours. Nandun na yung presyo na 300 watch hour, 450 pesos. But karamihan is 4K watch hour is 4,000 pesos din. So, ang dami-dami nito. Kahit sa group page namin sa Real Filipino YouTubers, napakarami din nagpo-post doon. Pero, dinidecline ko. Hindi ko ina-accept. So, pag-usapan natin ito, guys. Ano ba ang mga pros and cons or kung ano ba yung positive impact nito or negative impact nito sa inyo. Okay? So, kailangan ba natin itong i-consider or kailangan ba natin itong i-ignore? So, but before that, before natin pag-usapan yan, meron dito mga website, yan, isa, dalawa, tatlo, na nag-o-offer din ng mga social media platform ng mga services like subscribers, likes, etc. So, pwede ito sa mga Instagram, gumagamit ng Instagram, Facebook, YouTube, at basta lahat ng mga social media platform na nangangailangan ng subscriber views or comment like that. So, ito ang isa. Itong P4SMM. So, ito ay mga SMM panel or social media marketer or marketing panel. So, yun na nga. Nag-offer sila ng mga likes and views. So, ito naman yung pangalawa. My social following.com. So, hindi ko ito pinopromote, guys, ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea or awareness or something information about this. Okay? So, pangatlo dito is itong social upper. So, bawat kukunin mong service dito ay may bayad po yan. So, kagaya nito, punta tayo sa price nila. Ayan. So, dito sa baba yan. Yan yung mga prices nila. Sa YouTube, service price, YouTube views, 3.69. Hindi ko alam kung ilang hour yan. Yung 3.69 na yan. Sa Instagram, Instagram followers premium, $8.99. Dito naman sa Facebook page like, $39.99. So, ayan guys, ito yung mga website na nag-o-offer ng mga ganitong services. So, bakit ko ba ito isinishare sa inyo or bakit ko ba ito ginawang topic? So, ano ba yung impact nito sa atin? Positive ba or negative? Well, sa nakikita ko, kung ikaw na baguhan, kung kailangan mo ay, I mean, hindi mo pa nakukuha yung requirements na 1,000 subscriber kung YouTube ang platform mo, which is ang requirements doon is 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, kung baguhan ka pa, kailangan mo kaagad ng 1,000 subscriber at meron ka naman pera, why not? Pwede mo itong gamitin. Pangalawa, kung kailangan mo na naman ng watch hour, why not? Pwede rin kung may pera ka naman. Diba? But, yun yung, okay, positive yun. Magkakaroon ka ng requirements. Makukuha mo yung requirements na hinihingi ni Lolo. But, another side, yung bad side nito ay kapag nakuha mo na yung mga requirements at kumuha ka ba ulit ng mga services na to, sa tingin ko hindi na parang no sense na yun. Kung nakuha mo na yung requirements. Dapat kung nakuha mo na yung requirements, magtrabaho ka na.
gumawa ka na ng mga content mo para mapanood ng mga tao. Kasi kung kukuha ka pa ulit dito ng mga subscription or views, yung subscription dito, kung dito ka kukuha, hindi naman sila active yung mga magsusubscribe sa'yo mula dito sa mga platform na to or sa mga website na to. Kasi hindi naman, oo, ipagpalagay natin totoong tao, but after nila mag-subscribe sa'yo, hindi naman yan sila magiging updated sa mga lahat ng mga i-upload mong videos. So, hindi ka gaya sa talagang totoong subscriber mo na kapag nagustuhan ka talaga, kapag nag-upload ka ng new videos, ay panonoorin nila ito. But dito, sa mga website na to, ay hindi mangyayari yan. After nila mag-subscribe sa'yo, at least nakuha mo yung gusto mo, nagbayad ka sa kanila, tapos na yun. Siguro, after mag-purchase ka sa kanila ng service, bigyan natin ng 1 month, magiging active sila sa'yo, but after that, wala na yun. So, hindi kagaya ng totoong subscriber na talagang mananatili at pag-views ng mga videos mo. Anin mo naman yung napakarami kang subscriber, pero ilan lang yung, kapag nag-upload ka ng bagong videos mo, ay ilan lang yung manonood, diba? So, yun yung bad side na nakikita ko dito. But, yung good side is, kung gusto mo talaga makuha yung requirements, why not? Kung may pera ka naman, diba? Yun. So, yun yung gusto kong ibig sabihin dito. Now, ako, ginagamit ko ba ito? Hindi po ako gumagamit nito. But, meron po akong ginagamit na mas legit dito. So, ang tawag naman dito ay VPS. Ito yun, papakita ko sa inyo. Ito, ang VPS ay parang sing tulad din nung mga ginagawa ng mga website na ito. But ito, ikaw mismo yung magra-run nito. So, ang VPS, ibig sabihin ay Virtual Private Server. So, yung server na yon ay pwede kang gumawa ng sarili mong computer na nasa cloud. Ibig sabihin, walang physical na computer. Pero pwede mo siyang ma-access mula dito sa iyong computer or sa iyong cellphone via remote. So, pwede mo siyang i-remote. So, ipapakita ko sa inyo ibig kong sabihin. Kasi meron akong VPS. So, ito yung remote. Click natin. Ayan. So, remote desktop connection. So, nandito yung computer. Ang IP niya is 34.105.15.105. So, yan yung parang address niya. So, yan yung IP address niya. Okay? So, ibig sabihin, mula dito sa iyong computer, ay mariremote mo ang computer na yun na nasa cloud. So, yung computer na yun ay nasa Europe. So, i-access ko siya via remote. So, click natin yung connect. So, dito guys, sa VPS, kahit, ayan na. So, ito na yung computer mismo. So, may sarili itong storage, may sariling CPU, name it. Basta parts na computer, meron ito. So, i-minimize natin. Ayan. So, ito yung computer na nasa Europe, ito yung VPS, at itong pula ay ito yung mismong computer ko dito. May sariling storage, may sariling memory, may sariling CPU, yung computer ko. At itong VPS na to, ay may sariling CPU, may sariling memory, may sariling storage. But, nasa cloud lang siya. Nasa ere. Walang physical na computer. Pero, pwede ka magkaroon ng computer. Medyo malabo, no? Medyo, ano, pero talagang technical. Kailangan mayroon kang alam sa computer. Okay? So, dito, pwede kang gumawa ng maraming Google account. Tapos, kung meron kang i-views, i-boost na videos. Like ngayon, meron akong binubos si Mari Faye. And gumawa ka lang napakaraming Google account and then i-play mo lahat doon. Pwedeng hindi ka mag-sign in, pwede ka mag-sign in doon sa YouTube. Tapos i-search mo lang yung videos na gusto mong panoorin. At isa-isa dyan ay magpa-play non-stop. So ang computer na ito ay hindi po pinapatay dahil isa po itong server. So, kahit patayin mo pa itong computer mo dito, nandito ako yung sa Riyadh at yung VPS na to ay nasa Europe. So, kahit patayin ko yung computer ko dito ay magra-run pa rin ang VPS na to or Virtual Private
computer na ito doon sa Europa. Kasi napakalaking server po noon. So kagaya ng Amazon server, kagaya ng Google server, at yun, hindi po pinapatay ang mga server. Kasi malalaki po yan. Kung nasisira man yung CPU, power supply nila, ay merong extra kaagad na papalit doon. So kahit hindi nila patayin yun, pwede nilang palitan yung power supply nang hindi pinapatay yung computer mismo. Okay? So, pwede mong i-play 24/7. Non-stop, walang patayan. Okay? So, yan yung kagandahan ng VPS. So, ibig sabihin, kung mayroong ipa-play ka dito na 20 hours to 30 hours, kayang-kaya ng walang patayan. Pero, bisitahin mo lang yung VPS na to para makita mo yung piniplay mo kung nagra-run pa ba, kasi minsan nag-i-stop siya. Hindi ko alam kung bakit, but madali lang naman yung fix. I-play mo lang ulit and magra-run ulit yung mga videos na yan. Okay, so yung asawa ko, pinili ko dito. Yung asawa ko, dito ko, ito yung ginamit ko para ma-monetize siya kaagad-agad. So inabot lang siguro ng more than 10 days at na-monetize na siya kaagad. Okay? So, maganda ito. So, ito nga, ito yung isa sa nag-offer ng VPS. Itong vulture.com. So, ito, isa itong website. Hindi ko din ito pinopromote, but pwede ko yung mag-try. Okay? Kasi yung akin na VPS is free. 3 months free po siya. So, habang free pa siya ay ginagamit ko siya. And then, after 3 months, ay i-close ko na po yan. Okay? So, yan. Ito yung example ng VPS. So, meron itong mga bayad. But, yung akin po ay free for 3 months. Okay? So, ito po yung nakita kong pinaka-legit na method para mag-boost ka ng watch hour. But, kung hindi ka naman gaanong technical sa mga computer, pwede kang gumamit nitong mga sinasabi kong SMM panel. Itong mga website na ito na nag-o-offer ng mga services sa social media. But, yun na nga, hindi ko po pinopromote or ini-encourage kayo na gamitin ang mga platform na to. But, take your own risk. Okay? So, akin lamang po ay nagbibigay lamang po ng konting idea or information para makatulong sa inyo. So, sana po nakatulong sa inyo ang video ito, and kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba and itatry ko pong reply kayo. So maraming salamat sa panonood, and as usual, this is James Latip and welcome to my channel.